So hello guys, this is AD of Radiplex. At ngayon kami ay nasa Utod River and Falls. At kitang-kita nyo, mukhang haggard na sila na hindi pa nagsisimula ang mga bagay-bagay. No? Pero yan, selfie muna bago pumunta ng falls. No? And posting muna tayo bago tayo pumunta sa falls mismo. No? So, Utod River and Falls. Ito ay located sa Magallanes, Cavite. No? At kung gusto nyo makapunta dito at matry yung falls at gayon din yung river, makapag-swim, ito ay libre lang naman. Pero kapag gusto nyo magkaroon ng cottage sa baba, no, ay meron itong presyo. Tanungin na lang kung magkano kasi hindi kami gumamit nun. Yan, pabilisin lang natin ng konti tulad ng mabilis na paglimot niya sa'yo at pagmukon kahit wala naman kayo yun. Pero mahaba-habang lakaran yan. At ayan, nasa bandang hagdanan na tayo, no. At kung ikaw ay may dala dito sa papunta dito, no, mag-ingat kayo, no. Medyo napaka-steep nung kanyang hagdanan. At mapapagod ka talaga kapag ikaw ay may dalang gamit. At yan, nasa bandang river na tayo mismo, no. So dito pwede kayong kumuha ng mga cottages, I think, no. Pumunta lang kayo sa mga andan dyan, no. At yan, ayan, medyo nag-vlogging pa ng konde. Napagod si Kuya. Napagod tayo eh. Nasa baba ko pa lang, ligong-ligo ka na. So dito na tayo sa bandang baba, no. At bago ka makarating din sa mismong falls, no, kailangan mo pang maglakad, no. Medyo konting kalakaran lang at kailangan mo lang din mag-ingat kasi yan, medyo parang pang isa o dalawahan lang na tao ang kailangan. Kailangan ka talaga magbigay ng way, no. Parang sa mamahal lang, kailangan magbigay. Magbigayan. Ito talaga yung pinakamahirap na part eh, para sa akin. Tipong may dala ka ng mabigat na tubig tapos tatawid ka pa sa isang parang kahoy na bridge, no, na kung saan pwede ka na rin mabasa, no. Pwede ka na mabasa, no, hindi ka pa naliligo, basa ka na agad, no. So medyo tumagingi yung aking camera dyan, no, kasi dahil nga alam nyo na, no, hindi ko siya mahawakan. Hindi ko siya talaga mahawakan kasi kailangan yung humawak sa buhay mo mismo, no. So i-skip ko na lang ito guys, no, no. So mas maganda na sa tubig na tayo. Yan, andito na tayo sa bandang tubig, no. Kasi mahirap-hirap din papunta sa mismong tubig, no. Kasi ang sakit ng mga bato dun sa papunta, no. So kailangan pagpunta mo dyan, either na maganda yung chinelas mo, yung talaga pwede mo babasa, no, na hindi mo siya tatanggalin ng ganun, no. At nung pumunta kami, no, kita nyo naman na maraming tao sa paligid-ligid, no. So nautusan ba tayo sa kanyang mga ayan, nautusan. Nautusan pa tayo yung para siguro iinumin ko yung coke nila tsaka yung ano ba yung dala-dala doon? Ewan ko. Ba yan? So dito muna tayo. Chill-chill lang tayo sa ano, habang nag-uusap sila kung sino unang pupunta dun sa falls, no? No, nag-iisip-isip pa tayo, no? Mga life choices. Kung ano ba ang kailangan gawin, no? Kaya ano lang, linis-linis lang ng ano,
Yung paano? Kasi may mga isda dyan na parang kumukuha ng bacteria na yung mga kaya enjoy naman talaga dito. Kasi kung ikaw ay hindi naman marunong lumangoy, ay meron namang mga kahoy dito o bamboo na pwede mong gamitin para sa gayon ay makapunta ka mismo doon sa falls, no? At makikita natin na sa susunod na mga eksena kung gaano kami kahirap mag-decide kung sino yung gagamit ng sticks. Diba, napansin nyo? Napakahirap pumili, diba? Kailangan mo pang mag-isa-isa pa kayo, no, bago kayo makapili, no? Kung paano ka mag-ano. So, ngayon, no, yan, tatry na natin na tayo ay, at tayo naman ng mga kapanda na pumunta sa falls mismo, no? So, medyo low-key lang tayo na swimmer, no? Hindi tayo masyadong galing lumangoy. Ayos tayo sa mga 4 feet lang, no? Pero kapag medyo malalim na, no? Yun, doon na tayo medyo tagilid, no? Tagilid tayo sa mga bagay-bagay na gano'n. Dahil sa lakas ng determination natin at thank you din kay Kuya. Hindi ko nakuha yung pangalan niya, nakalimutan ko. Nakapunta na rin tayo sa malapit sa falls mismo. Ayan, binibidyohan na rin natin siya. At talagang napakaganda ng ganito talaga mga trip, no? Dahil sa mga nature natin nakikita yung mga bagay na ito. At talagang na-appreciate natin yung mga bagay-bagay na hindi natin masyadong nakikita sa ating, siyempre, sa ating mga urban na mga area, no? Siyempre, wala namang masyadong falls, no? Sa Manila, no? Imbis na lang kapag umulan na malakas at merong mataas na bubong, no? Talagang na-appreciate natin yung ganitong mga bagay, no? So, maganda na i-take time natin yung ating sarili, no? Enjoy natin yung ating sarili. Magkaroon din tayo ng bakasyon, outing, kasama ng ating pamilya, kasama ng ating mga kaibigan, o kahit ikaw mismo nagsosolo. Kapag nagawa mo yan, talaga magkakaroon ka
ng isang magandang mapayapang trip, no? At dahil dito, no, nagkakaroon tayo ng refreshment sa ating mental health na kailangan natin sa panahon natin ngayon. Ito din talaga yung isang nagustuhan ko dito, eh. May mga maliliit na isda na talagang kikilitiin ka kapag naka-stationary yung iyong paano. So, try nyo rin to kapag nandito kayo. So, syempre, lahat ng bakasyon ay nagtatapos, no? Yun ang nakakalungkot dito. Pero, dala nito ay ang mga magagandang alaala na binibigay sa atin. Kaya, i-treasure natin ito, no? Dahil, ang oras ay hindi na nga natin maibabalik pa, no? I-treasure natin ang moments na kasama natin ang ating mga kaibigan. Treasure natin yung mga moments na kasama natin ang ating pamilya. Dahil dito, may mga matutunan tayo. At yun din, i-treasure din natin yung mga nature natin. At syempre, kapag pumupunta tayo sa mga ganito, mga falls, rivers, mga tourist attraction, dapat nating tayo mismo ang mag-aalaga ng ating kalikasan, ang ating nature. Huwag natin itong tapunan ng ating mga basura. Dalhin natin ito. Kaya, hanggang sa muli, ito nga pala si ED of ED Flex at dumalo kayo dito sa Utod River and Falls. At magdala din kayo ng isang maganda at kapanapanabik na isang maganda mga alaala para dito. Kasi hanggang sa alaala mo na lang siya, guys. Jack. So, subscribe to my channel and see you guys on the next video. Bye-bye. Wait lang, may natandaan pala ako sa falls, no? Na-fall din ba siya sa'yo?